So, who had graduated class sa Lotatorian, top notcher in CEE 98%, undergraduate BSEE at UE Caloocan, graduated Seaman Course at PMI Colleges Manila. Dating checker po siya sa malaking woodworking company, exporter po ng mga iba't ibang uri ng pinto, businessman, owner of two branches of Grout Susilog and Farm Machineries. 18 years OFW, 5 years po siya sa South Korea, 13 years sa Italy, 25 years din po ang kanyang experience po sa multi-level marketing networking industry. So, started po 1995 up until today. At ito po, lagi ko po ito tinatanong, umiyak ka na ba? Nasaktan ka na ba? Nawalan ka na ba ng pera? Kasi itong tao na to, grabe, talagang lahat yan ay kanyang napagdaanan. At ito po ang mga company na talagang nagpaiyak halos, hindi man po lahat, pero halos. Okay? Ayan, ito po ang 20 company na i-reveal ko po sa inyo. Amway, LG Team Corporation, Jamaica Realty, Yomika, OneCoin, Arbet, Solmax, NutriWealth, Smart Living, One Globe, Angel Investors, IMix, Golden Life, Serfan, Coin de Oro, Preniorix, Broiler, Paishan, ayan, AGMC. At sabi ko sa inyo, itong pang 20, ito po si Crowd One. At dito po, nabago ang buhay niya. Nabago din po ang buhay ng mga tao na nagsalita at ito po si Dukdan ang panghuli po ngayon na naging director One Star. At soon marami pa po. Kaya let's all welcome guys, ang ating last motivator. Walang iba po ang Sir Juan natin ng Team Europe International. Director 2 Star, palaglag ng Director 3 Star, Sir Edy Onya. Coach, please unmute po and go ahead po. Thank you so much. Yes, Ma'am Divine, salamat sa pagpapakilala sa akin at salamat po sa lahat ng natitira pa pong participants natin. 91 pa po ano, gabi na sa Pilipinas pero ang dami pa rin pong talagang sabik na makinig sa mga motivation ano, at grabe ang gagaling po ng mga narinig nating motivation ngayon ano, especially dito sa ating pong kalalaglag lang mainit-init pang director ano, Doc Dan ano, kaya po pinakita ko yung video kanina ano, kasi siya po ang gumawa noon, hindi po ako ang gumawa noon kundi si Doc. At yun nga, nakita natin doon na soon to be Director One. Grabe ano, kaya congratulations uli Doc at nasungkit mo na rin ano, welcome to Directors Club sa Team Europe International ano. At ayaw talagang banggitin ni Doc yung panglabing tatlo, pangalawang batch. May natutunan ako doon na pangalawang batch ng director. Ano? Kaya nakakatawa. So dahil po ay marami na po tayong motivation na narinig, updates na. Hello. Hello po, Sir Edy. Nawala po kayo. Nalaglag, Ma'am Divine. Nawala po, nalaglag po ang ating Sir Juan. Ayan. Ayan. So wait lang po natin ha, kasi medyo siguro nahina din po ang kanyang internet connection. Ayan. So wait lang po natin. Ayan. Ayan, go ahead po, Sir Edy. Hello po, Sir Ed. Okay na, ma'am. Ay, nag-iiko po. Yan. Okay na po, ma'am. Nalaglag okay. Lang yung ano, internet. Yan, okay. So, yun po, mag-update lang po muli tayo ano, para po sa karagdagang kaalaman sa lahat po ng mga nanonood po sa live at sa dito nga po sa loob ng ating webinar. Meron pa po 90 na nanonood dito ngayon na at i-update lang po namin kayo para po alam po natin kung ano po yung nangyayari at saka mangyayari pa po dito sa ating company.
So yan po ay malapit na po yung ating pinakaantay ng lahat ng players po ng Planet IX at yun nga po sa aming mo sa aming pong meeting nung Wednesday ay magsisimula na po yung ating laro sa February 14 na po sa February 14 at ayon sa aming meeting ay magkakaroon po ng panibagong promotions ano po pero ang magbibigay po ng promotion ay Planet IX na po kaya ang sabi din po doon ay maswerte daw po tayo na mga una pong naniwala nagtiwala sa project na Planet IX kasi yung may mga hawak po ng IX token at saka yung mga nakabili ng mga beta pack o yung tinatawag natin na pixels o virtual LAN ay makikinabang daw po tayo ng malaki ano po. At yun nga po, nakalagay po dyan, you have been chosen. Kasi alam naman po natin na sa isang startup company ay talagang suntok sa buwan po yan, either magtatagumpay siya o hindi magtatagumpay. Pero mas pinili po natin ano, na maniwala dito sa project na ito. At nakikita natin ngayon yung development kasi sa maiksing panahon lamang po ng Planet IX ay nadala na nila yung IX token natin sa open market. Kaya nakakatuwa doon sa mga nakabili ng napakababang price po niyan ano 87 cents may papakita ko po sa inyo. Ito po yung pong bumili ako dito sa ating project na ito kasi ako po ay crypto fanatic din po ako ano ako ay nag-iinvest sa mga startup na mga cryptocurrency pero sad to say po yung mga sinalihan ko po hanggang ngayon ay wala pa po sa market. Meron po akong sinalihang bali 6 na taon na, yung isa naman 3 taon, yung isa naman 2 taon, pero hindi ko pa po na ipapalit ng fiat money. Kaya nakakalungkot po, ang laki po ng binitawang kong pera doon. Akala ko ay madodoble, ano? Pero hanggang ngayon ay luhaan pa rin, hindi pa rin ipapalit. So ito po yung ating pong pre-launch o yung pre-sale ng ating IX token. Kung hindi niyo po alam ang IX token, ito po yung gagamitin natin sa game. Ito po yung gagamitin sa Planet IX para doon sa mga i-develop nating lote at saka doon sa mga laro na lalaruin po natin doon. At ito po ay pre-sale po siya noong September. At the initial price of 0.87 US dollar ang isa pong IX token. At siya po ay lumabas sa market, sa open market noong November while nandun po kami sa event sa Dubai ay binuksan na po o linabas na po sa open market yung IX token at ito na po siya ngayon from 87 cents po yung pre-sale po nito ha yung mga una po nakabili nito yung nag-pre-sale po siya at marami po sa Team Europe ang nakabili po ng ganitong presyo 87 cents lang po ngayon tignan po ninyo ang presyo na po nito sa open market yan nasa $1.39 na po ang isang IX token. Congratulations sa lahat po ng nakabili. At ang maganda po nito, sabi po sa aming meeting nung Wednesday, ang Planet IX po ang pinakamalaking company, NFT company o NFT na nag-launch ng pinakamalaking airdrop. Ano po? Dahil doon sa mga binili po nating mga virtual LAN o yung mga pixels ano po ito po yung mga binili natin ano papakita ko lang po dito para mas maintindihan niyo po na grabe po itong project na ito ano kaya po pumosisyon na kayo yan po yung sinasabi na pumosisyon na kayo habang hindi pa po nagsisimula yung laro dahil naniniwala po kami na once nag-start na po yung laro ng IX token sa February 14 bubulusok na po ang presyo po nito nitong ating IX token nito. Imagine from 87 cents ilang buwan lang po November, December, January 2 buwan pa lang po ay 1.39 na po siya. What more pag nagsimula na po yung laro. Ano po? So
Doon po sa mga nakabili, ano, nakikita niyo po dito bakit may laman. Bakit may laman po yung aking iX token? Kasi kami po na nakabili ng beta pack, ano, o yung pixel na sinasabi, virtual LAN, ay binigyan po kami ng mga airdrop bonus. So yung mga airdrop bonus na yan ay na-credit po sa aming mga account. So nabigyan po ako dahil bumili po ako ng maraming beta pack. Ano po, isa pong nabili ko po doon ay yung XXL o yung pinakamalaking package. Ano po, kaya nabigyan po ako ng airdrop na more than 2,000 iX token. Yung iba po dito, ayun na po yung galing po doon sa pre-sale. Kasi nga po yung binili po natin na 5,000 doon ay tatlong beses po nila ibibigay. Tatlong beses po nilang ibibigay yung kabuuan ng 6,000 na mahigit. Kaya hindi pa kami pwedeng mag-release ng inyong parte kasi ay hindi pa po kompleto. Pero at least na napauna na po dito yung... Bali, ang pinauna po nila ay 2,085 na po. Yung nakikita nyo pong receipt na yan, yun na po yung unang binagay po doon sa binili nating 87 cents na presyo nga po nitong ating iX. Ano po. At nakakatuwa po dahil nga hindi pa po nagla-launch yung ating Planet iX, pero nakita nyo po, oh, tumas na uli, oh, kita nyo, Ma'am Divine, 139 lang kanina, 142 na, oh. Grabe. Kita nyo po? Yes, grabe, po. Talagang grabe talaga, wala akong masabi, ano? Talagang humahataw po talaga yung ating iX token ngayon. Kaya kung maiintindihan nyo po ito, sana ay wag po kayo magpahuli. So bibigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung comparison ng token natin na ito sa ibang mga NFT game. Ano po? Ayan. Papakita ko po sa inyo step by step kung ano po ba itong mga NFT na ito, mga token na ito na sinasabi natin, ano. So ito po yung ating ano, medyo maliit lang kasi nga ay in-screenshot ko lang po nung pinadala sa akin ito. So ito po yung mga NFTs, mga NFT game na nakagaya ng Planet iX. So nandiyan po si Axie Infinity na siya po yung pinakaunang NFT, ano? At meron po siyang ano, medyo malabo lang ano, pagpalakihin. Ayan. Medyo malabo yung pagkakuha. Wait lang. Lord nga po siya, sir. Masyado. Kukunin natin yung mas malinaw. So, kabalin lang kayo mas malinaw doon sa... Pinalitan ko kasi ano kasi nagkamali sila ng lagay nung ano nung initial na price niya. Sa kabila yata. Wait lang po ha, para hanapin natin yung mas malinaw kasi binago ko kasi siya. Yan dito ko siya linagay. Yan. So yan mas malinaw na po ano. So si Axie, ito po yung mga kahalintulad po ni Planet iX kasi NFT game nga din po tayo. Pero may mga nauna na po sa kanya at ito nga po yung pioneer si Axie Infinity. Ano po? Ayan, nakikita nyo po dito, nandito si Axie Infinity, Decentraland, may NB Alice, tsaka si Planet iX sa pinakababa. Then dito po ay makikita natin dito yung mga gagamitin pong platform para doon sa kanyang token ano po o yung mga tawag ko doon yung ililink yung kanyang token doon sa mga cryptocurrency na tradable na ano. So si Axie Infinity, siya po ay nakalink kay Ronin po yan. Tapos si Decentraland ay nakalink naman kay Ethereum. Tapos si my NB Alice ay nakalink naman kay Chromia.
At yung ating pong planet X ay nakalink po kay Polygon. Kaya makikita nyo po dito, yan, nakalink kay Polygon. Kaya makikita nyo po yung ating pong IX token, nakalagay po dyan, Polygon po tayo. So Polygon po yung nakuha niyang partner, sabihin na lang natin ano, yan si Matic, parehas po yan. Then, so makikita po natin dito kung kailan po nagsimula yung mga naunang NFT. So nagsimula po si Axie Infinity noong September 2019, tapos si Decentraland naman ay nagsimula noong October 2019, at si Planet IX ay nagsimula naman noong July lang. July lang po tayo nagsimula. Ano po? Then, ito po yung itinaas ng kanilang price, ano yung token nila, no? Ito po yung itinaas from 17 cents si Axie Infinity, umabot po siya ng $90. Grabe po ang tinaas niya, no? Kasi siyempre pioneer eh, parang Bitcoin na 10 cents lang magsimula, ngayon ay ilang libo na, no? Then si My NB Alice naman ay nagsimula po siya sa 25 cents na umabot po ng 1.60. Mababa lang po yung kanyang itinaas, ano po. Then si My NB Alice naman ay nagsimula sa 13 cents na umabot ng $2.36. Tapos sa atin naman, ano, ito yung pinalitan ko kanina kasi 87 nga po yung ating pre-sale, nakalagay kasi dito 158. So tayo ay 87 cents nagsimula. So mataas na kaagad sa atin, ano, kasi may community na kasi tayo, ano, hindi na natin kailangan magpakilala. Then yan po yung itinaas ng value po. Si may si Axie po ay tumaas po ng 529% kasi from 17 cents po yung value ng token umabot ng $90, kaya grabe po ang tinaas niya, 529%. Then si may NB Alice naman tumaas ng 64%, tapos si Decentraland ay 85%. Ano, kabaliktad po. Tapos tayo ay computing na lang natin from 87 cents to 1.42, ilang percent po ang tinaas niya, no? Then yung market cap po na ng Axie ay 4.8 billion. Tapos si may NB Alice ay 2.58, tapos si Decentraland ay 500 million. Tayo naman ay 88 million. Hindi pa nagla-launch yung laro. Meron na tayong 88 million market cap. Imagine mo, ano. Then yung daily volume po na gumagamit sa mga token na ito kay Axie ay 900 million. Tapos si Decentraland ay 90 million, si My NB Alice ay 100 million. Tayo ay siyempre question mark pa kasi hindi pa nga nagsisimula, ano, nagsisimula yung laro. Pero tignan nyo po ngayon, dito po tayo mag-concentrate kayo sa player count. Player count po, ah, para makita nyo po yung forte o yung magiging lakas ni Planet IX pag ito ay nagsimula na po yung ating laro. So ang mga naglalaro po sa Axie po ay nasa 900,000, tapos kaya may NB Alice ay 700,000, kaya Decentraland ay 30,000, sa atin po ay 500,000 na ngayon. 500,000 na po yung binalita po sa atin nung nakaraang meeting, 500,000 na po. Members pa lang po yun ng Crowd1, ha? Wala pa po yung nasa labas. Tapos lahat po ng mga token po o cryptocurrency na sinasabi, meron lang po yan na limited supply. So si Axie po ay may supply po siyang 270 million token. Si My NB Alice ay 2.1 billion, napakalaki po ng kanyang supply, ano po. Then kay Decentraland 100 million, tayo po ay 143 million. So tayo ay pangatlo sa pinakamaliit lamang po. Ano, tayo yung pinakamaliit, pangatlo sa pinakamaliit. Yan. Kaya kung nakikita nyo po yung figure na ito, nakikita nyo po, ano, babalikan po natin para po mas malinaw sa ating lahat. 87 cents nagsimula yung ating pre-sale. Hindi pa nagsisimula lang yung laro, ano? Then umabot na kaagad siya ng 1.42, ano?
At merong nang nakaabang na 500,000 players. Ano na kaya ang mangyayari nito pag nag-launch na po yung ating laro sa February 14? Kaya sabi dito nung nag-meeting kami, Planet IX will change everything. Ano po? Especially sa pagdating sa NFT game. Ano po? So, yan po yung isang update po natin. Ano po? At ito po yung dalawa po na sinasabi na no na ilalance nila no. May ilalance po sila sa February 14. Meron silang tinatawag na cargo drop. Pero hindi ko po ito may paliwanag pa ng buo kasi nga po siyempre sila po yung mag-i-explain po ng mechanics nito at meron din po tayong tinatawag yung makina na ito. Drone, yan, may drone din po. Yung drone na yan, ayon kay Saresti, ano, siya yung kukolekta ng mga kalat doon sa mga lote natin, ano. Pero parang meron itong, bibili tayo ng ating mga drone, ano, worth 10,000 pesos, yung pagkakarinig ko, ah, kasi kay Saresti ko rin narinig. Tapos yun po yung gagamitin natin para doon sa pangungulikta daw doon. Kaya abangan po natin, malapit na po, 10 araw na lang, 10 tulog na lang, kaya grabe talagang na-excite na po lahat ng mga players po dito sa Planet IX. So yan po yung isang update po natin sa ALG meeting. Then, yung pangalawang update po naman natin ay yung linabas na bagong promo. Yan nga po yung sinabi kanina ni Ma'am Mary Joy na meron tayong epic promotion na extend nga po hanggang March 31 at sinabayan po yan ng rank up booster promotion din po. So, kung hindi nyo po alam pa yung power ng dalawang ito, ano, ito ay nakwento ko na po kagabi sa general webinar din po ng panggabi, ano, pero sabihin ko na po yung sikreto ng dalawang ito, ano, para mas maintindihan nyo po bakit kailangan nating i-grab yung mga promotion na ito. Natatandaan nyo po lately na ang dami pong na-promote na managers ng Team Europe at isa nga po ang director. Hindi nyo ba alam na dito po sa tinatawag na ito, wait lang po muna, pupunta tayo sa kabila bago tayo pumunta dyan. Dito sa tinatawag na Fair of Loss Supercharge, marami pong nananalangin nito. Maraming nananalangin na sana ay ibalik yung Fair of Loss Supercharge kasi nung nag-meeting kami last Wednesday, baka hindi na po ibalik. Pero lagi naman yan ay depende sa request ng mga top leaders. Kasi once na mga top leaders po, yung mga president and above, ay nag-request na ibalik dahil nga sa malaki ang demand niya, yan po ay nag-grant po yung request. Kaya we are so very happy ano, na naibalik po yung Fair of Loss Supercharge. Bakit kailangan natin kunin itong Fair of Loss Supercharge? Kasi pag kayo po ay white, black, gold pa lang, at kayo po ay nakapag-invite ng 4 ano po within 14 days kung merong yung 14 days timer natin ay makikita niyo po doon sa bonus ano pupunta po kayo sa bonus kagaya nito ito papakita ko sa inyo ha kung saan makikita po yung timer natin. Ito po yung isang member ko na nakapag Fair of Loss na po siya, nakuha na po niya yung Fair of Loss. At makikita natin yung timer dito kung kailan magbabago po yung kanyang account na magiging titanium kasi nga po ay nakompleto na po niya yung 4 na direct sponsor. So makikita po yan dito sa Fair of Loss. Yan. At pag nakompleto nyo na po yung 4 na yan, meron kayong ganitong marireceive na message. Nang sabi dito, not bad, you will be upgraded from black to titanium. 4 downlines will be upgraded black to gold. You will receive 1 gold gift code sell for new users in your direct downline to take part of the complete Fair of Loss Supercharge. So, sa dito, makikita nyo dito may 5 days pa. May 5 days pang natitira bago magpalit yung kanyang account into titanium. So, kung meron kayong mga bagong member na mayroon pang timer na ganito, encourage nyo sila na
ihit ang pair of loss bonus. Bakit pa napakahalaga ng pair of loss bonus? O yan, makikita niyo po, black pa siya, black pa. Yan, black pa. Yan, black pa siya. Pero after 5 days, yan pong imong na yan, yan. Magiging titanium po yan, tapos yung apat po na direct niya, magiging gold po lahat yan. Then, aside from that, magkakaroon pa siya ng free gold. Ano? Ano po yung advantage natin sa pair of loss supercharge na ito? Sa normal na pair of loss supercharge, kayo po ay magiging black lang. Ano po? Dahil nga po nasa Epic Promotion din. Magiging black lang po kayo. Tapos yung inyong apat, kagaya nung nakita nyo kanina, black lang po yan. At hindi na po yun mababago. Ano po? Magiging black lang po kayong lima. Then, ang ibibigay lang po sa inyo na fair of loss bonus o yung free code na ibibigay sa inyo ay white lang po. White lang po. Samantalang sa promotion na ito, just imagine, pag na-invite mo yung apat na yan, automatically magiging titanium ka. Yung apat mo, magiging gold. Tapos meron ka pang free gold. At ang sikreto nito, ang isang sikreto nito kung bakit maraming nagra-ranking ngayon ay yung tinatawag nating free gold package. Na kung hindi nyo po alam kung ano yung gamit nitong free gold package na ito, pag kayo po ay meron pong mga potential bonus, especially doon sa mga na-flash out, di ba? Pag 6 months ay walang binary na flash out po yung sa baba. So ipapakita ko po yung mga na-flash out. Sabi na natin na-flash out ano, dahil nga hindi nag-binary yung apply na yon, kaya na-flash out siya. Pero 6 months po yan, napakahaba po yan. Kaya kung gusto, kung ayaw niyo ma-flash out po yung inyong mga potential, kailangan mag-binary kayo kahit minsan lang in 6 months para hindi po siya mawala. So ito po yung sinasabi ko sa inyo na sikreto nitong sikreto kung bakit maraming marami pong na-promote o nag-level up dahil nga po dito sa potential bonus na ito. 'Di ba nakikita niyo po yung potential bonus ko sa taas ay 174,000 lang po 'yan, 174,000. Samantalang sa baba, nakikita niyo po sa baba ay 696. So ito yung iba po dito ay yung mga na-flash out na sinasabi. Kung kayo po ay may mga ganito pong mga kalaking mga potential bonus at pag yung pong gold na yon ay pinasok po yung gold na yon, alam nyo ba na tatlong gold din po ang kanyang babanggain sa inyong power leg. Kung kaya, marami pong nag-ranking sa atin kasi nga po yung coordinator 3, yung coordinator 3 na patawid ng manager 1, pag nailagay po yung gold na yan, 7 points po ang nababawas sa inyo. Wala siyang binary, wala siyang matching bonus, pero once yan po ay bumangga sa power leg, ano, so magkakaroon niya ng 1:3 ratio na yan, kaya tingnan niyo po ang babanggain niya. Pag-aralan niyo pong mabuti yung sinasabi ko, ha, mag-take down note kayo. Kung hindi niyo po mag-gets, mag-take down note kayo para mas maintindihan niyo po. Yan. Sa normal na business point ng gold, yung walang rank up booster po itong sinasabi ko, ha, 400 points po yan. 400 points. So yung mga free gold na yon, na ilalagay natin, ano, pag yun ay nakuha na natin, lalagay na natin, at pag yan ay nailagay sa weaker leg, so, tatlong 400 business point ang babanggain niya po doon sa power leg. So, magkakaroon po kayo ng 400 points times 4, 1,600 points ang mababawas sa inyong network level. Kaya kung kaya, yan, hindi na malayan ni Doc, hindi na malayan ni Doc Dan na naging director siya kasi nga po maraming nag-fair of loss sa kanyang downline. Sa team ni Ma'am Agnes at Sir Chito, marami pong nag-fair of loss doon. Kaya nung in-encode na po nila yung mga free gold na yon, yun po ang tumulong kay Doc Dan para makatawid ng director.
Napakahirap po maging director, ano po. Pero yung free gold na yan, pag bumangga sa power leg, from manager 3 to director 1, 1 point po ang mababawas. 1 point. Ganun po. 1,600 points, isa lang mababawas pagpatawid ka ng director. Gano'ng kahirap, di ba? Eh kung white code lang po yan, white code, gano'ng karaming code po bago magbawas ng 1 point? Kaya marami pong natatagalan, marami pong na-stagnant sa manager 3 kasi ang dami pong points bago makatawid sa director. Kaya kung gusto nyo talagang maging director, turuan nyo yung mga downline ninyo sa baba na i-hit nila yung fair of loss, especially sa mga bago. Yan, okay po? Yan po yung power of fair of loss supercharge. Ngayon alam nyo na para po magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng strategy paano gawin. Then may kasama po yan, hindi po yan nag-iisa. Hindi po yan nag-iisa. Napapansin niyo po dito, ano? Napapansin niyo po dito, lahat po ng mga Titan, lahat po ng mga packages ngayon dahil nawala na po yung 30%. Pag pumunta po kayo sa inyong account, wala na po yung 30%, tama ho? Ngayon, ito naman po yung isang power, powerful na nilabas na promotion. Yung tinatawag nating rank up booster. 20% para sa mga gold holder, 30% para dun sa mga titanium holder, at 50% sa mga titanium pro holder. Kung kaya, pag kayo po ay nag-avail nito, especially sa mga titanium pro, just imagine nyo po, ano, 50% po ang mababawas sa inyong network level. Bibigyan ko kayo ng example, ano, sa mga titanium pro, para kasi ako ay naka-booster pa hanggang March 1 para makita nyo po yung malaking itutulong nito para sa mabilis nating pag-ranking, ano po. Yan. Dahil na-avail po namin ito nung November po kasi yung unang pagbibigyan nila ng rank up booster 50%, kaya agad-agad pagkatapos ng event doon po nila iyon inilaunch, kinuha kagad namin ng mga leader, mga director natin, no, kami ni Brother Danilo. Pagkatapos pala ng event ay nag-upgrade na kami noon kasi 199 lang noon sa amin, ngayon ay 399 na. Pero tignan nyo naman ang maitutulong nitong 50% rank up booster na ito. Babalik tayo sa aking account. Yan. So sa rank up booster 50%, pag na-avail nyo po ito, ano, imbis na ako po ay 463,334 points pa ang kakailanganin ko para makatawid sa Director 3 Star, dahil naka-rank up 50% booster ako, ang kailangan ko na lang po ay 308,889. Magkano po ang nabawas? Ano, magkano pong nabawas diyan sa akin? 155. Tama. 155,000 points ang nabawas sa akin dahil naka 50% booster ako. Imagine mo 'yan. Pag walang 50% booster, pag hindi niyo po inabil yung mga booster na 'yan, 'yan po yung kailangan pa nating trabahuin. 463,334. Kung kaya, kung maiintindihan po ninyo itong mga promotion na ito, ito po yung tutulong sa inyo para mapabilis kayo mag-ranking. Ginawa po ito ng mga leaders natin, kung kaya maraming na-promote na manager 3. Apat po yan na manager 3. Apat lima ang na-promote na manager 3 sa Team Europe nito lang last week. Dahil nung ipinasok na po nila yung mga gold free na yon, doon sa mga nag-fear of loss supercharge na member nila sa baba, yun po yung nakatulong ng malaki na nagbawas sa kanilang fear of loss. Yan, tumatawag ng ating agila. Wait lang po. Mamaya. Yan, kaya mga kapatid, ay pag-isipan nyo pong mabuti itong mga promotion na ito. Ito po ang tutulong sa atin kung gusto ninyong maabot, kagaya ng naabot ni Doc Dan ngayon na director. Yan po yung pinaka-best strategy na gagawin natin. Mag-rang up booster muna tayo, then encourage natin yung mga nasa downline natin sa baba na mag-fear of loss booster sila.
Kasi instead na mag-upgrade sila ng titanium black to gold na magiging titanium 550 euro, samantalang mag-a-add lang po sila ng 436 lang po yung kanilang i-consume para doon sa apat na downline, 109 na apat, so 436. Samantalang yung black to gold, yung black to gold na magiging titan yung 550, so nakatipid pa po kayo na 114 euro. Tapos ang maganda niyan, nakatulong ka pa doon sa apat na downline mo na magiging gold, tapos magkakaroon ka pa ng free gold. Ganun po katindi yung promotion na yan. So yun po, sana po ay grab natin. Huwag po nating palampasin yung mga ganitong opportunity para mapabilis po ang pagraranking natin. So yun lang po, Ma'am Divine. Salamat. At yun po yung ating mga latest updates. Wow, grabe. Grabe yun. Kung nakinig po tayo talaga ng mabuti doon sa mga sinasabi ni Sir Ed po, no? Talaga ng mga hahatawi na po talaga natin, guys, si Crowd1. Para syempre kagaya nila Dukdan po, no? Tayo din po ay mag-rank up. Ano bang dahilan? Bakit gusto natin mag-rank up? Syempre, di ba po? Para magkaroon din po tayo ng passive income na kagaya po sa Director One Star, magkano po ang monthly noon? So ibig sabihin yung mga diniscuss po ni Sir Edie po, no, na mga promotion po ngayon, ongoing promotion po, abay i-avail na po natin. At syempre sana po lahat din po, no, lalong-lalo na po doon sa Planet IX, no. So grabe, talaga namang kakaiba po talaga dito kay Crowd1. Kaya maraming salamat po Sir Edie po, no, sa pag-share po ninyo ng at ng ano po ng mga bagong updates po para sa ating business na si Crowd1. At salamat din po dahil hindi po kayo nagdadamot na i-share po sa amin yung inyong kaalaman, paano nga ba kami mag-rank up, paano nga ba namin matupad din po yung mga pangarap namin sa pamamagitan po ni Crowd1. Kaya congratulations po, ayan Sir Edie, and God bless po sa inyo, sir. So ngayon,